So, hello mga ka-whitey! Dahil na wala ang cellphone ko, my God, yung iPhone X na ginagamit ko para sa paggawa ng mga videos ay nawala at hindi ko pa siya natitrace at ako'y napipressure at ako'y na-stress. So, ang gagawin natin ngayon para ma-release yung stress ko, magpipaint tayo ngayon. So, anong gagawin natin? Meron akong biniling mga acrylic. Ito, gagamitin ko. Itong mga acrylic. Okay? Tapos may maliit akong brush. At buti na lang meron akong linseed oil na nabili noon pa. Matagal na to. So, gagamitin ko siya para mag-paint. Actually, hindi naman paint na paint kasi gawa na siya. Lalagyan ko lang siya ng mga design sa gilid para pag ikinabit ay medyo maganda-ganda ang kalalabasan niya. So, ano gagamitin? Acrylic na paint. Linseed oil. Ayan, linseed oil. Siyempre, meron tayong brush. Meron ako ditong palette. Ito yung palette. Nagamit ko na siya dati, pero siguro dito na lang ako mag-mix. Sa may ito, ito yung lagayan ng mga kikiyam-kikiyam. Dito ko na lang ilalagay kasi nga padadamihan ko ng oil dahil medyo malaki-laki yung canvas na gagamitin ko. Okay, so anong gagawin natin? Umpisahan na natin. Game. Ta-da! So ito yung gagawin natin. Pagagandahin ko lang siya mga kawaiti. So yun. Pagagandahin ko lang siya dito sa gilid. Ito yung family picture namin. Yung birthday ni nanay sa Manila sa bahay ng kapatid ko. So, ito yun. So, family picture. So, lalagyan ko siya ng acrylic paint. Kasi canvas siya. Mas maganda kung meron siyang design sa gilid. So, umpisahan na natin. So, bubuksan mo na si linseed oil. Aray ko, ang tigas. Bago pa kasi ito, hindi pa ito nagagamit. Si linseed oil. Ah. Ano ba linseed? Parang ayaw magpabukas. Lalagay ko lang sa baba yung mga gamit na iba. Kawaiti. White. So, pipili tayo dito. White. Ano mang gagawin natin? Siyempre, gagawa tayo. Siyempre, yellow, red, tapos yellow, pili tayo ng yellow mga kawaiti, tsaka red, okay, pagsasamahin natin dito, ilalagay ko siya dito, so bubuksan ko na, sarado siya, siyempre sarado kasi bago, okay, so bubuksan ko siya mga kawaiti, ayun, so, pack. So, yellow talaga ang kanyang kulay. At saka, syempre, si red. Okay, good. Ayun, red. Ilalagay natin siya dito. Hindi natin pagkahaluin, ha? Dito yung yellow. Ayun, oh. Ayan, si yellow. Okay. Okay na yan. So, para hindi makalat, parati natin isasara. Kasi ako ayoko nang makalat, ayoko nang nagkakaroon ng dumi yung kamay ko pag nagpipintura. Hindi katulad ng ibang artist na gusto nilang maraming kulay. So, ang nadudumihan yung ano. So, ito yung red. Okay, so ayan na. Medyo malaki yata yung gagamitin kong brush. Ano ba yan? Oo, ang laki. Kasi nga ginamit kahapon nung pagbavarnish nung ano yung maliit na ano. Anyway, ito ay made of canvas. Canvas siya. Okay, canvas talaga siya. So, ayun. Ang dali. Lalagyan natin itong si linseed oil. Ayun, nabuksan ko rin. So, si linseed oil, hindi natin paghahaluin. Una natin lalagyan si yellow, tapos si red. Konti lang naman. Ayun. Konting-konti lang. Siyempre, paghahaluin natin. Ay, hindi pwede.
dapat may iba pa pala tayong gamit para panghalo dito. Kasi hindi siya pwedeng ano, hindi pwedeng, pwede naman siguro, sige. So yun, naghahalo na, pinaghahalo natin yung mga kulay. Pag nagkulay kasi tayo mga ka-YT, hindi isa-isa. Okay, hindi mixed-mixed. Mamaya imi-mix natin itong mga kulay dito sa itong red, lalagyan natin ng ibang mixture. Okay, so as of now, ito lang muna yung gagabitin natin. Okay? So, naubos agad yung pintura, hindi siya nag-mix. Just to. So, lagyan ulit natin ng linseed oil. Kasi kailangan pantay yung nandito sa sides. Left and right side kasi siya. So, pagkatapos doon sa isang side, dapat dito naman sa kabilang side. So, tingnan natin mga ka-whitey kung gagana ba si linseed oil. Ako, ito na ang mag-a-adjust. Si canvas na ang mag-a-adjust. Okay? So, bakit nalagyan yung side? Lalagyan natin yung side kasi ito yung madalas na nagkakaroon ng dumi. So, ayan. Let's try. Nakikita nyo ba? Okay. Game. So, yun. Tingnan natin. So, yun. Nalalagyan siya ng kulay. So, mamaya mga ka-YT, papakita ko sa inyo yung finished product. Pero as of na, ito lang muna. Nadudumihan na kasi yung mga sides nito. Ito yung mahirap sa mga paintings pag hindi agad na ikakabit. Yung mga side niya nadudumihan. Okay, so pagagandahin lang natin siya ng konti na hindi siya mumukhang madumi. Ah, maganda siya. Alam niyo bakit maganda siya? Maganda siya kasi isang applyan lang, ano agad, kuha agad. Okay, so babalik na rin natin, doon naman tayo sa kabila. Maya-maya pala pupunta ako sa police station para mag-report doon sa nawala kong phone. Papablattery ko lang siya. Kasi pag kinuha ko doon sa, pag na-trace na, eh dapat may, kahit may record man lang na nandoon. Okay, so tapos na tayo sa red, punta na tayo sa yellow. So anong gagawin natin? Paghahaluin natin, so lalagyan lang natin siya ng linseed oil ulit. Lalagyan lang natin siya ng linseed oil ulit kasi nagamit dito sa kabila eh. Okay. So, ayun na. Lalagyan na natin ng linseed oil yung kulay dilaw. So, haluin naman natin. So, magkakaroon ng kulay, instead na yellow siya, naghalo yung red at saka yellow. Okay, so, medyo maganda-ganda yung labas, mga ka-whitey oh. Nagmukha siyang ibang kulay. Pero ganun pa rin naman siya. Okay, so let's put it. Ipapaano pa rin to, ah. Tawag nito. Patutuyuin pa rin. Okay, so tapos na tayo sa, no, sa kabila naman kasi nga kailangan pantay. Ako gusto kong pantay para symmetrical yung dating. So, tingnan natin. Aray ko.
Ako to, at saka si Himano Bibiyan. Mas marami palang pula dito sa gilid. Lagyan na natin. Lagyan naman natin ng ibang kulay pa uli. So, siguro ilagay natin si blue. Ay, hindi. Si green. Lagyan natin si green. Buksan natin si green. Bubuksan natin. Wait lang. Ayan. Ilalagay natin na si green para ano. Ayan ang mga kawaiti. Okay. Kunti-kunti lang yung nilalagay ko kasi marami na siya eh. So, si green. Susunod natin mamaya si blue. Si light blue. Ayan. Si light blue. Susunod natin. Ito si blue. Okay. So, okay na yan. Konti-konti. Actually, matatapos na agad siya. Okay. So, tingnan natin dito sa likod, sa kabila. Ah, okay na. Sige. Lagyan natin ng linseed oil ulit. Ang linseed oil, ang function niya is para maging madaling mahalo siya. Okay, so i-aano natin. Ihahalo ulit natin. Same pa rin para ang labas niya ay hindi yung major colors kasi nga halo na siya. Mayroon na siyang mga combination of mixtures ng colors. Ang combination of mixtures talaga. Mixtures of colors na na-combine na lahat ng colors. So hindi na siya yung tipong green lang na green. Magkakaroon siya ng effect ng ibang kulay kasi nga yun ang role ni linseed oil, ang paghaluin ng mga kulay. Okay, so tingnan natin. Nahalo na po siya mga kawaiti. Okay, so titingnan natin kung ano ang kalalabasan nito dito. Green pa rin siya. Okay, so puntahan natin yung kabilang side para pantay ang pagkakalagay ng kulay, although hindi naman talaga siya pantay. Ay, si green. Masyadong wala na. Yeah. Nawawala agad si green. Nawala yung kulay. Gagawin to eh, pero sige na lang kasi nga si green masyadong excited. Okay, so ito na.
Ito naman si Blue. Si Blue na tayo mga kawaiti ah. Ang ganda niya mga kawaiti. Wait lang. Canvas to ha, huwag niyo kalimutan hindi to tarpaulin kasi pag tarpaulin ang ginamit hindi didikit. Kaya mga kawaiti, dapat ano. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng mga combination ng kulay. Ang ganda sana kung maliit yung ginamit kong ano. Okay lang. Okay. So, dito na tayo sa taas. Yung taas, lalagyan natin. Kasi may sobra siya mga kawaiti. Okay lang. So at least na i-release natin yung stress natin dito, di ba? Nakakalimutan ko yung cellphone ko. Ang ganda ng combination ng brush, kung makikita nyo, ang ganda niya, parang nagkaroon siya ng design. Okay, so, balik na, ay, nahawakan ko siya mga kamay, ito na nagkadumi na yung kamay ko, my God, nakalimutan ko na yung side pala ay may kulay na. So, tapos na tayo sa blue, tapos na tayo sa orange, tapos na tayo sa green. Okay, so pupunta tayo sa ibang kulay naman mga kawaiti. Wait lang ha. Pupunta tayo sa ibang kulay. Ano pa bang meron dito? White. Hindi tayo gagamit ng white. Orange. Brown. Ito brown. Gamit tayo ng brown. Bubuksan natin yung brown. Siguro ito na yung last color na gagamitin natin. Kung gagamit pala tayo ng ibang kulay kasi yung ilalim kasi makikita sa ilalim pag tayo ay pag ito ay kinabit so lagyan natin ng linseed oil nalagyan pa rin natin konti lang. Si linseed oil ay hindi siya mag kukupas ganun pa rin naman siya. Okay, panghalo kasi siya eh. So, kung makikita niyo yung brush, ang ganda ng kulay niya, gumanda yung kulay niya, mga kawaiti. Nagkaroon siya ng parang design. Hindi siya naging brush na ewan. Wait lang. Tapusin natin 'to.
So, yun. Nagkapulay brown. Kailangan kasi ni partner sa blue para pantay siya. So, ito na. Ito na yung paghalo-halo ng kulay. Wait lang. Dagdagan natin. Siguro ilalagdag natin yung mga light colors na lang. Si white siguro. Maglagay tayo kay white. Mga kawaiti, pag nag-paint tayo, dapat ma-balanse natin yung kulay. Kasi nga, pag pinaghalo-halo na si kulay, nagkakaroon siya ng black effect. So, nagiging dark siya. Ako kasi ayoko ng dark. Mas gusto ko kasi yung light colors. So, siguro balik natin sa yellow. Naglagay ako ng yellow. Konting linseed oil ulit. Ano bang ginagawa nito? Hindi makita. Sorry. Konting linseed oil. Linseed oil para mahalo, hindi tumigas yung mixture natin ng mga kulay. So siya yung ito yung ano, sikreto ng pagpipintura. Okay. Nagkaroon siya ng magandang kulay, ibang kulay. So ang problema kasi dito, kinakain ng malakas na kulay yung mahinang kulay. Mahinang kulay tulad ng white, ng blue. So, nakakain siya. Mas malakas na kulay si red, si brown. Mas nagkakaroon siya ng ibang tsura.
Ay, nakulog mga kawaiti. Sorry. Naku, nagkadumi ang kuan. Ang utaw. Mamaya, kukunin natin. Pag ganito mga kawaii, dapat may ready kang ano, wet tissue, mayroong may ready kang wet tissue, mayroon kang mga pamunas, kasi nga hindi natin malaman kung ano yung mga mangyayari. Okay. So yun mga kawaiti, kumuha muna ako ng mga kawaiti, kumuha muna ako ng wet tissue. Itong wet tissue na to, ito yung manipis. So tatanggalin natin yung nalagyan dito ng dumi. Sana hindi dumikit. Sana lang. Ay! Dumikit. Nakuha naman. Hindi siya nagmantsa. Perfect! Sana wala. Okay na yung tissue, ituloy natin. Yung sides, yung edge niya, nilalagyan natin ng kulay kasi mahirap kung may kulay puti sa mga edges. So finishing touches na lang ito mga kawaii, huwag mag-alala. Dapat maganda sana kung may maliit. Kasi mga kawai, paano, hindi natin magagalaw yung ilalim kasi nga, basa pa siya. So, wala tayong gagawin, kundi, wala, ubusin na lang to dito, kaso halos tapos na eh. Pag bilagyan pa natin ito ng ibang kulay, papangit na siya eh.
ang ganda niya. Nagmukha siya. Ewan. Pero maganda siya. Ako gusto ko siya. Parang ang ganda ng effect ng ginagano. Kaya rin talaga pairalin lang yun. Yun. Medyo tumutuloy si Linseed Oil, so okay. Medyo tumutuloy si Linseed Oil, kaya kailangan natin ulit ng tissue. Overnight naman ang pagpapaano nito. Pagpapa... Actually, si Linseed Oil, aanuhin siya, i-absorb siya ni canvas. Okay, so walang problema sana dito. So, nililinis lang natin yung mga edges. So mga kawaiti, ito ay family picture namin. Inayos ko siya. Mamaya papakita ko yung output. Kaso, hindi naman siya pwedeng ano, baligtaran. Kasi nga, hindi pa kasi siya tuyo. So kailangan patuyuin siya. Nandito tayo sa rooftop ng bahay namin, kaya medyo maganda yung clouds. Ayun. So, pag ginanyan mo siya, ay kita pa yung mga clouds. Maganda yung panahon. Aray ko, paano ba to? So, hindi pwede kasi nga, si, ito ay na ano, okay, so paano ba to? Kailangan kasi itong maging malinis. Hindi naman siya pwede ipahid sa likod. Kasi nga, pag pinahid siya sa likod, madudumi, makikita. Makikita siya. So, wala ma'am. Ang gagawin ko, tapan ko muna si Linseed Oil. Aray ko. Tinatakpan ko si Linseed Oil para hindi matapon, di ba? Okay. So, mali yung nagamit yung brush kasi nga malaki. Ang advantage ng malaking brush is madaling matatapos yung gawa mo. Pero malaki kasi siya, so mahirap siyang i-control. So, ang gagawin ko, itong palette na lang yung lalagyan ko ng kulay. Para sa susunod, eh medyo nagkaroon na siya ng kulay. Kasi wala ito eh. Ito dati, itong acrylic to eh. Ay, hindi pala. Oil pink. So, igaganyan ko siya. Oh, tingnan nyo, ang ganda oh. Kasi pwede na itong i-display eh.
nagkakaroon siya ng iba-ibang kulay. Maganda sana siya kung mayroong canvas, parang base color, kasi hindi na sayang. Pag painter ka, ganito ang hawak. Anyway, iaano na lang natin, kukulayan na lang natin to hanggang sa maubos yung kulay nito. Mag-aabsorb din naman si kahoy. Si kahoy kasi ang mag-aabsorb. So, kita pa rin si Red. Kasi si Red nga ay maano siyang kulay, matapang. Hindi siya nagpapatalo. So, ayan o. Gumanda. Kung makikita nyo, maganda yung naging kalabasan niya. So, ito yung base niya. Pwede natin ikabit to pag gumawa tayo ng mixed media. Dati, nung nag-aaral pa ako, mahilig akong mag-paint. Ako yung nagtayo sa St. Paul's dati nung painting. First painting organization. Nagkaroon kami ng exhibit. So, mahilig kasi ako sa mga exhibit-exhibit mo. Naalala ko si Lorena, yung iba kong mga kasamahan, tapos magagaling mag-drawing. Pero so far ngayon bumabalik dahil nga sa quarantine, itong pandemic. Magkakaroon na siya ng mga kulay. So, dito na siya. Dito naman sa may hawakan. Para pantay. Gusto ko kasi pantay. Hindi pwedeng yung iba walang kulay. Eh, yun naman ang importante sa buhay, di ba? Dapat pantay lahat. Tama? Nawala yung phone ko. Hindi ako maka-edit. So, yung mga videos ko, pagpasensyahan nyo, nawala talagang edit. Kasi nga, andun sa iPhone yung video editor ko. Oh my God. Pero so far, carry naman, tuloy-tuloy. Ang advice ko lang is, pag nagpinta, wag parating nasa loob ng kahon, lumabas. Outside the box, tumingin. Mag-explore. Kailangan i-explore. Kasi nga, maganda yung kalalabasan ng painting mo pag nag-explore ka, kung ano yung nasa utak mo, kung ano yung iniisip mo, yun ang lalabas sa painting mo. At pag yun ay may halong emosyon, ay abay, ano yan? Masterpiece, di ba? Obra maestra. So, ayun. Nakulayat siya, in fairness. Nag-iba na yung kanyang kulay. So, maganda na itong gamitin kasi hindi na siya mag-a-absorb ng mga kulay, yung kahoy. Hindi na siya hindi niya na i-absorb kasi nga, nagkaroon na siya ng base color. Although, kung titingnan nyo to, tama na muna yan. Mas maganda yung dahil nga mayroong emphasis. Nagkakaroon siya ng emphasis. So, anyway, basura na siya. Itatapon na natin siya. So, paano to? Lilinisan natin to, syempre. Kailangan nating linisan to kasi gagamitin natin to kung tatapusin ko yung malaking-malaking painting doon na hindi ko pa natatapos. May painting akong hindi natatapos kasi nga wala, kulang ako sa oras. So, lilinisan ko lang yung brush. Kasi kailangan ko yung brush. Kailangan ko ng brush na malaki. Kailangan ko ng brush na maliit. So, yun. Oh, madali siyang makuha kasi nga linseed oil nagpapasoft ng brush. So, yung brush natin, hindi siya matigas tulad ng pintura na ginagamit na siya pag natuyo, parang stiff na hindi na siya magalaw. Kaso, yun nga, makain siya sa wet tissue. At nagkakadumi na yung kamay ko.
So ito. Ito na siya. Maganda yung, kahit yung nasa tissue, ang ganda ng combination ng kulay. Parang ayokong itapon yung tissue. Karon siya parang siyang old rose na ewan. Yung ginamit ko palang brush, ito yung brush na ordinary na dyan na bibili sa kuan. Sa hardware. Ba yan? Kasi nga wala naman akong mabilhan. Tsaka ikakabit na kasi to. Eh hindi lang dumating yung magkakabit. Actually, naikabit na sa tinanggal lang kasi ayan ang kapatid ko nung yung ginawa kong borders para sa picture na to. Kaya inulit namin. Eh, hindi dumating. Ewan ko ba bakit hindi dumating. Baka may mga lakad, may mga ibang ginagawa. So far, ang ganda. Malinis na yung madaling nalinis yung brush para na rin siyang bago. Magagamit ko pa rin siya next time. Malinis na siya. Hindi ko siya ibababad. Mahal kasi yung linseed oil. Yun yung ano. Kaya hindi ko siya ibababad. Babalik ko siya dito sa plastic niya. Para maganda yung pagkakabalik. Nadumihan yung kamay ko. Linis-linis. Nagkaroon ng kulay. Ang dami. Ang daming tissue. So, ganun talaga. Ako, ayoko kasi na madumi. Ayoko na madumi yung kamay. Gusto ko, pag nag- drawing, pag gumamit ng acrylic, pag gumamit ng oil paint, yung talagang malinis lang, tidy lang. Okay, medyo tapos na. Malinis na yung kamay ko. Papakita na natin yung finished product. Okay, pasok natin, balik natin to. Ito na siya. Isang set. Ah. Ito si linseed oil. Balik natin dito. Ito si acrylic. Okay. Si acrylic meron siyang ilang colors to. Wait lang. Ah, nagkadumi na naman yung kamay ko. Okay. Ilang colors siya. Binangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 color siya na acrylic. Actually, mura siya. Mura yung bili ko dito. Aray. So, babalik lang natin kasi hindi pa naman siya gamit lahat. Pero pag gamit na ito lahat, yung itsura nito mukhang dugyot. Diba? So, ito yun. Merong red, white, yellow, vermilion, lemon yellow, grass green, blue, viridian, ano to? Tramarine blue, burnt sienna, burnt umber, black negro. So, 12 pieces, ilang 12 ml lang siya, 12 ml. Kasi normally yung mga hinihingi ng mga nagpipita talaga mga 75 ml, 80 ml, yung talagang malalaking tube. Nasa ano yun? Nasa 80 to 100 pesos. Sa, yung isang kulay. Pag medyo malaking tube na yung bibili natin. Pero ito si acrylic na 12 ml lang, tapos 12 colors lang, medyo mura siya. Para sa mga beginners, pwede na to. Andun pa rin ang kamay ko. So, ipinali ko siya sa box. Dali, madumi yung kamay ko. Okay, so, eto yun.
acrylic color. Ang price niya is, nakikita niyo ba? 275 lang sa 12 colors, 12 ml, 12 pieces na tubes. Okay, so nandito yung colors niya sa likod. Okay, so kompleto naman yung kanyang description sa produkto. Acrylic colors are formulated with the most up-to-date technique and made from the purest and highest quality pigments. A permanent water-resistant and flexible color film is rapidly shaped after drying. Excellent light, fastness, and strong adhesion, non-toxic, environmental friendly, good covering power, intermixable with each other or acrylic mediums. Suitable for beginners or students from primary to high school. So, ang sinasabi niya dito, non-toxic, environmental friendly siya, good covering power, so yun ang ginawa natin. Intermixable, madali siyang mamix. Excellent light fastness, so may strong adhesion, ibig sabihin mas pag nilagay mo agad siya, kakapit agad. Okay, so ito yon. Ano ang tatak nito? Basics for studio. Ito si acrylics. Sa mga beginners, sa mga high schools or elementary, pwede na to. Pwede nyo nang gamitin to, tapos bumili kayo ng canvas. Tapos bili na lang kayo ng iba't ibang uri ng brushes. May mga brushes ako, hindi ko lang alam kung nasaan na, nakalimutan ko saan ko ba nilagay. Ewan. So, papakita ko na yung ating finished product dito sa likod. Ano ba yan? Lampas-lampasan. Lumalampas. Wait lang mga kawaiti, lumalampas siya. So, itatanong nyo, bakit siya lumalampas? Kasi nga, yung kulay niya kanina, nilagyan natin ng linseed oil. Kaya, pag nakadikit na siya, tapos nakamix na, si linseed oil kasi, mahuhulog siya kasi mabigat siya, tubig siya, liquid siya. So, ang gagawin niya, isasama niya yung ibang kulay, kaya lumalampas. Okay? So, ganun yan. Anyway, it's nice man to have colors in here. Kaso lang, dapat pantay kasi. Okay, so yun. Ah! Matatanggal pa siya kasi buo siya eh. Okay, so ito yung basura ko. Ang dami. Oh my God, puro tissue. Ito na yung ating finished product. Ayan. So, ito muna. Para ma-excite, diba? Sorry ba, kawaiti? So, excited na ba kayo makita kung anong ginawa ko dito sa mga sides? Okay, so eto na siya. Hindi ko nagagalawin yung camera natin kasi ginamit natin si ring light. Okay, so tatanggalin ko na lang siya. Ipapakita ko yung view per side kung anong nangyari. Tapos sabihin nyo kung maganda o hindi. Ha? Okay na. Ready na tayo. Ready na. Game na. Aray ko. Kinuha ko lang yung lagayan. Okay, so mga kawaiti, are you ready? Oh my God, nakalimutan ko. Basa pala siya. So, okay, so, heto na siya, ladies and gentlemen, presenting to you my side artwork. Artwork daw, hindi. Joke lang. Tayo ay struggling painter. Painter daw, hindi. Joke lang. So, eto na siya. Ta-da! So, nakita niya.
Nakita niyo yung kulay, mga kawaii. So yan. Yan yung nangyari sa side. So, tingnan naman natin yung kabilang side. So, kasi sabi ko nga, dapat balanse siya. So, ito yung sa side. Diba? So, nagmukha na siya ang painting talaga. Acrylic na. May mixed media na siya. Ito yung sa... Diba nakita niyo yung side? Nagkaroon ng kulay. Kesa kanina, white lang siya. Dapat pala pinakita ko na bear. Ito yung sa ibabaw. Ay, hindi nakita. Ayan. Ah! Ayan. Mas darker si ibabaw kasi mas prone siya sa... Mas prone kasi si ibabaw sa... Mas prone si ibabaw sa... Alikabok. So... Pag ibang kulay yung ilagay natin, madaling makikita si alikabok. Ngayon, ang ginawa ko dito sa ibabaw is darker siya para yung alikabok ay hindi agad mapansin. Diba? Kasi si alikabok, siya yung nagpapadark eh. Dark na siya. So, unlike dito sa side, light colors, kasi nga, pag pumasok ka, una mo makikita si side na, uy, ang ganda ng combination ng kulay. So, yan. Yan yung kulay niyan. Same thing with nandito ka sa kabila. Okay, so yan. Bakit si ibabaw dark? Kasi nga, dahil sa alikabok. And second, hindi makikita ng tao ito. Hindi siya makikita kasi nasa taas siya. Yung nandito sa ilalim, ang gagawin natin kasi white si ilalim, oh. Tingnan niyo si ilalim, ha? Ano? Ayan, si ilalim, white pa rin siya, white canvas, wala siyang laman. Kasi nga, hindi natin pwedeng galawin to dahil paano natin to patutuyuin? Hindi natin kayang patuyuin to dahil maano siya, kung anong edge ang mapupunta eh, matatanggal yung kulay. So, wala munang kulay si ilalim. Dapat si ilalim yung inuna natin, hindi si ibabaw, ano? Pero okay lang din. So, ito yung family picture namin ng birthday ni nanay. So, nagkaroon na siya ng kulay dito. So, nagkaroon ng idea, mga kawaiti. Okay, so, ilalagay natin siya somewhere na hindi siya mababasa. Kasi kung dito natin ilalagay sa taas, nako, eh walang bubungto. Kung umulan, eh mababasa siya. Matatanggal yung kulay, mababakbak agad. Okay, so ilalagay ko muna ko dito sa side. So ayun na nga, mga kawaiti, natapos na yung ating session for today. Ang susunod kong session ay yung malaking painting na hindi ko matapos. Anong size nun? Yung isang buong plywood talaga. Yun yung ginamit ko. May base na siya. Nagawan ko na siya ng base. Nagawan ko na ng ilang designs. Although may mali lang yung mga pagkakatapon ko ng mga pintura. Pag ganun. Nagkaroon ng mga scattered na hindi dapat. Pero pwede ko naman siyang remedyohan. Yun nga lang, wala pa akong oras. Inuna ko lang to kasi kailangan ng gawin. Okay, so sana may natutunan kayo ngayon, kawaiti. This is Colin Tupas of Colin Tupas Vlog. At meron na tayong 1,200 plus subscribers. My God! Maraming salamat sa inyong suporta at hindi kayo nagsasawa sa aking YouTube channel. Meron na tayong 120 videos. Okay? So sa 120 videos na yun, sana
nag-enjoy kayo, marami kayong natutunan. Medyo naglalaylo-laylo tayo ngayon sa pagpo-post kasi nga hinahabol natin si Watch Hour ni YouTube. Okay, so ito matagal ko ng plano, ngayon ko lang ginawa dahil nga yung mga karpintero hindi dumating. Dapat kasi dadating sila ngayon para magkabit ng mga kung ano-ano sa dingding namin. Sabi ko, baka dumating bukas, at least ready na siya. Diba mga kawaiti, pag ang mga karpintero ay hinawakan ng liko, yung signs, hindi na siya basa. Medyo tuyo na siya. Okay, sa pagpipainting dapat hindi tayo matakot sa color combination. Hayaan mo lang kung ano yung nandyan na pwede mong ikulay. Pero dapat consistent lang. Kung dito may merong symmetrical sa kulay. Para medyo kaya yan naman tingnan. Pero sabi nga, ang isang painting is subjective. Kung pwedeng maganda sa akin, pangit sa iyo, mayroon ba pangit sa akin, maganda sa kanya. Kasi nga, we have different interpretation when it comes to art, and art comes in different forms. Di ba? Parang tao lang, di ba? May sasabihin mo, mabait siya. Mabait siya kasi mabait sa iyo. Kung yung isa, sabi niya, pangit ang ugali niya kasi nga, hindi maganda yung kanyang naranasan doon sa tao. Okay, sa pagpipainting, it requires a lot of patience. Dapat meron kang vision kung ano ang gusto mo gawin sa painting mo. Dapat may skill ka. Kung wala man, pwede mong umpisahan, pwede mong explore. Pero dapat nandoon yung eagerness to finish the piece. Kasi kung puro lang tayo umpisa ng umpisa, hindi natin matatapos yun. Diba? So, dapat inumpisahan, di tapusin. Diba? So, kuha ko sa inyo, bumili na kayo ng mga murang mga materialis muna. Kasi, sa painting, talagang mahal. Mahal. Medyo may kamahalan yung mga material. Sa canvas pa lang, sa copy pa lang. Paano pa kung binili mo is ready-made na talagang naka-canvas ito. Ako lang gumawa niyan. Si Randy Ulidan pa yung naka-classic ko pa yung nag-stapler. Kasi sabi ko, wala akong stapler na malaki. So, siya meron siya. So, yun. Siya yung gumawa niyan. Nag-stapler. Yung malaki ko namang painting, yung kapatid ko, sabi ko, oy, punat inatin, parang i-stretch na hindi. Kasi yung canvas, pag hindi siya stretched masyado, parang nagkakaroon siya ng alon-alon kasi hindi siya na-stretch ng maayos. So, kailangan i-stretch siya. Tapos, ang base mo is latex or enamel. Ako, yung ginamit ko, enamel . Kasi nga, wala akong latex. So, yun. Pero pwede namang, mas maganda yata latex sa canvas. Tapos, i-add mo na lang, make it smoother. Gamit ka ng papel de leja para medyo smooth yung base ng yung canvas. Tapos, nung yung ginawa ko na, naging rough na siya kasi gusto ko mayroong mga edge-edge doon sa painting. Like this, may mga edge-edge siya, may mga buo-buo na makikita mo. Okay, so, maraming salamat sa panonood. This is Colin Tubas of Colin Tubas Vlog. Thank you very much, guys, mga ka-whitey. And, bye-bye!